Lalapin Digawai, kung bakit maliit ang baywang ng Putakti. Pabula ng Maranao batay sa pananaliksik ni Dr. Dagsura Madali. Si Lalapin Digawai na isang Putakti ay isang masipag na magsasaka. May dalawa siyang asawa, sina Odang na hipon at orak na itlog. Tulad ng isang Maranao, hindi lamang siya masipag na magsasaka, kundi tapat na asawa. Nagsusumikap siya magtrabaho upang mapakain ang dalawa niyang asawa. Isang araw, nagwika siya sa mga asawa na dalhan siya ng pananghalian sa bukid. Nang sa ganoon, ay di na masayang ang kanyang oras sa pag-uwi. Nagkasundo at nagpa siya ang dalawa niyang asawa na mula noon ay dadalhan siya ng pagkain sa bukid. Pagkaraan ng maraming araw at buwan ng paghahatid ng pagkain, nagsawa ang mga asawa ni Lalapin Digawai. Sa daan, papunta ng bukid, nagalit si Orak at tumanggi ng magdala ng pagkain. Si Odang ay ayaw na rin maghatid ng pagkain. Nagalit si Odang, nahipon, at nagsimula itong magdadamba. Hanggang ito'y nahulog sa kaserola. At naging pula ang balat. Naawa si Orak kay Odang dahil ito ay naluto, kaya't pinaghelin niya ito. Di sinasadya, tumama siya sa bunganga ng kaserola at naluto rin. Samantala, si Lalapin Digawai ay ginutom na sa kakahintay ng kanyang dalawang asawa. Pagkaraan ng ilang oras ng paghahantay, nagpasya siyang lumakad pa uwi. Sa daan, nakita ng gutom na si Lalapin Digawai ang basag na kaserola at ang mga asawa niyang naluto. Galit siya sa mga asawang tamad at sa kaparusahang tinanggap ng mga ito. Gutom na gutom siya kaya't hinigpitan niya ang kanyang sinturon. Simula noon, ang baywang ni Lalapin Digawai ay lumiit ng lumiit. Ilpatid niya na wala na ang mga asawa na magluluto para sa kanya.